guys, welcome back to my channel. Ngayon, ang lulutuin ko ay glutinous rice with banana. So, kung interesado kayo sa video na ito, just keep on watching. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng glutinous rice with banana. So, ang ingredients na ating gagamitin ay ang una nating gagawin, syempre, babalatan ang saging. Diba? Bago natin kainin at isubo ang saging, kailangan nating balatan. So, ganyan din sa pagluluto. So, tandaan, balatan ang saging. So, kapag natapos na natin balatan ng saging, gagamit tayo ng tinidor. Mukhang nagkamali ata ako. Mas maganda kapag kamay ang ginagamit sa paglamas ng saging. So, lalamasin natin ang saging gamit ang ating mga kamay para mas lalong sumarap. Malapit ng madurog. Mas maganda kapag durog na durog ang saging. So, sa isang malinis na bowl, paghahaluin na natin ang ating mga ingredients. So, ang una nating ilalagay ay ang glutinous rice na 2 cups. Next ay ang sugar, 1 cup. Ang susunod na ilagay ay ang dinurog na saging na saba. Kapag nahalo na ng mabuti ang saging, glutinous rice at asukal, maglalagay tayo ng tubig. Depende sa dami. So, kailangan ang ating paglagay ng tubig ay tamang lapot lang doon sa ating inahalo. Hindi pwedeng masubrahan ng tubig.
Ngayon, maglalaro na tayo. Gagawa ako ng shape. So, ang shape na gusto kong gawin ay oval shape. So, sa inyo, depende kung ano ang gusto nyo shape. Kung gusto ng puso, diamond, star, bahala kayo. Basta yan ang gusto nyo. So, sa akin, ang gusto ko ay oval shape. Baka nagtataka kayo guys kung bakit ko binubudburan ng glutinous rice ang aking ginagawa. Kasi dumidikit siya. Kaya kailangan budburan para hindi dumikit sa kamay kapag nag-form ka ng gagawin mo. Ayan, nakagawa na ako ng 5 piraso. Pero meron pang mga natira, so kailangan nating tapusin para makapag-start na tayong magluto. Let's start cooking. So, una nating gagawin, syempre, bubuksan ang apoy. Sisindihan pala ang apoy. So, antayin nating matanggal yung tubig kasi bagong hugas ang aking kawali. Ngayon maglalagay ako ng mantika. So ang mantika depende sa dami ng lulutuin. So laging tandaan guys, mas maganda kapag mas maraming mantika at yung ating niluluto or lulutuin ay nakalubog sa mantika para abot hanggang loob. Thank you.
Tararararan! Ayan, luto ng ating glutinous rice with banana. So guys, kung nagustuhan yung ating video, just comment on the comment section kung ano yung gusto nyong ipaluto next time. So try kong gagawin. And don't forget to subscribe my YouTube channel. And then click the bell button para every time na may bago akong video, manonotify kayo. So thank you for watching.